mga pagilya. Unti-unti na rin siyang gumagawa ng sariling pangalan ngayon sa mundo ng showbiz. Ang 17-year-old na si Daniel John Ford Padilla, o mas kilala bilang si Daniel Padilla, panganay na anak ng singer-actress na si Carla Estrada, sa actor na si Romel Padilla. Ngayon nga ay isa na si Daniel sa mga tinitili ang hottest young heartthrobs sa primetime. Alright, ito tayo ngayon sa location ng Princess and I na talaga namang pinuntahan pa natin si Daniel. Daniel, thank you so much. Alam kong sobrang busy ka pero pinaunlakan mo ang aming ano invitation. Opo, maraming salamat. Oh my gosh, kung nagsasalita ka talagang parang may naaalala akong mga boses. Yung tsuhin mo, si Robin. Yan, nararamdaman bang Padilla ka? Opo. Nang bonggang-bongga? Opo. Talaga? In what way? Eh, siguro po, matapang po. Napag-usapan mo natin yung nung bata ka. Nung bata po, talagang sobrang makulit po talaga. Talaga? Laging nasa labas. Tapos kung papatulugin ako ni mama, kunwari matutulog ako. Pero pag siya yung nauna natulog, yun natatahas na ako. Paano ka pinapagalitan ng mami mo? Ikaw ba'y napapalo nung bata? Opo. Talaga? Pero doon na po ako nagsisimula. Opo. Ano namang klase kang anak? Siguro makulit na anak. Pero sumusunod naman. So paano yun? Okay naman kayo na mami mo na ganun? O makulit din siya? Alam ko makulit din makulit ng mami mo eh. Makulit po si mama sobra eh. Sa kanya ko pong naman eh. Ikaw ba pinapagalitan madalas ng daddy mo or mami mo? Si papa po hindi naman. Saktong pagsasabihan naman po. Pero okay. Pagalitan naman. Kasi pag nagsalita na po si papa, ayaw mo nang magkaroon ng sunod pa eh. Ang mami mo, kung magalit pa paano? Siya ba yung madadak? Ingay po si mama pag nagagalit. No. Kaya okay. Ayaw ko nagagalit. Ayaw mo nagagalit. Papa mo naman, malumanay lang. Kakausapin ka. Titignan ka na nun. Tapos parang gagito na. Pag yung lips niya gumanon. Oo. Na-nervousan ka na dapat. Hmm. Kung paano siya disiplinahin ng kanyang mga magulang, ay ganun din daw si Daniel sa mga nakababata niyang kapatid na sina Jose Carlito, Margaret Fiona, at Carmela. Kamusta naman ang relationship mo sa mga kapatid mo? Sobrang, sobrang close po kami. Kasi ano naman po, may half po talaga kami lahat. Mm-hmm. Po. Mm-hmm. Pero pag kami na magkakasama, parang walang half-half. Eh. Oh, para oh, sa amin pagtingin, pagkapatid-kapatid. Strict po ka bang kuya? Naging disiplina po. Okay. Isasabihin ko ko. Pero ayoko lang nang masyadong makukulit siya. Mm-hmm. He tells us what to do. He corrects us when we do bad things to each other. He's a conservative brother. When you wear skirts, you have to wear shorts. He wants us to act like a proper girl, not like boys. And he tells us not to copy boys. Doon naman, doon sa pangalawa, kasi ilan taon siya, 15? Doon naka-clash ba kayo? O sobrang nung na-divide bata, kayo? Nung bata po. Mm-hmm. Nung bata, parang araw-araw kami nagsusuntukan yun kasi lalaki ko kami. Gumigimit ba kayo together? Hindi po kami gumigimit kami. More on, ano pa sa music. Kasi may banda po kami niya. Ah, talaga? Opo. Yung ay, kapatid ko yung singer. Ay, so, I love it! Sobrang bonding po talaga. Ah, okay. Ang ganda ng bonding niyo. Sino nag-introduce sa'yo ng music? Kasi mami mo kumakanta. Okay. Singer din siya. Naririnig ko din po pala kasi kay mami. May mga tutugan niya parang mga Linkin Park, yun. Mm-hmm. So, mas nahilig ako sa rock na music. Okay. Sa father's side, pang ilan ka? Second to the last po. Second to the last. Ilan yun? Five. Yes. Close ka rin sa kanila. Super. Daniel, growing up, hindi mo ba na-feel na parang may kulang or parang incomplete sa pamilya? Kasi hindi ka naman lumaki na may daddy talaga na nasa bahay. Wala naman po kasi mahabang bata pa naman po ako. Yung mama ko, si mama, sinasabi niya naman po yung dahilan talaga. Hindi po siya parang gumagawa ng mga story kung ano nangyari. Hindi po eh. Sinabi naintindihan mo ba kagad yun? Yung sitwasyon nila lang mama? Kaya habang tumatanda, wala pong problema sa akin. Tsaka ever since nung bata ka, nakikita mo talaga yung daddy mo? Opo, nagbibisita siya sa akin. Lumaki nga si Daniel na hindi lang malapit sa kanyang ama, kundi pati na rin sa iba pang Padilla tulad ng kanyang tsuhin na si Robin. Pag wala kayo, pag wala kayong taping pareho, every Saturday daw nag-meet up kayo dun sa bahay ni Robin at nag-martial arts training ete kayo. Opo, nag-training kasi. Ano naman ang advantage at saka disadvantages ng pagiging isang Padilla? Ano pala ng mata mo, no? Sorry, okay, okay. Pag iniisip po nila ng Padilla po, parang babaero, ganyan. Mga bad boys nga po. Hindi naman po talaga, siyempre. Yung advantages naman? Pag sinabing Padilla, ano mararamdaman mo? Nakakatuwa po, di ba? Pag sinabing, alam siya na Robin, Romel. Parang nakakatuwa. Opo, dito ako. Bakit huminto ka na doon kay Robin, Romel, huminto na?
Kay Tita Bibi, natituroin. Tita Bibi ang tawag mo? Opo. Nakakatuwa po siyempre pag nakita mong pag sinabi mong padilya ka. Natutuwa po sila. Dahil nakatatak na nga sa mga padilya ang kakaibang karisma pagdating sa mga babae, kaya naman maging si Daniel ay sumusunod na rin daw sa kanilang yapa. Ikaw ba? Nakakailang girlfriends ka na? Kailan ka una nagkaroon ng girlfriend? 14 po siguro. 14? 17 ka na ngayon, di ba? So nakakailan ka na? Mga tatlo po. Hindi po ako bababayero. Kasi pag sinabing chick boy, pinagsasabay tama, po ang mga babae. Tama, wala naman ako sinasabi. Diba? Pero paano ka ba magmahal? Pag ako na po nagmahal, grabe na po. Nako, patay tayo siya. Bakit naman grabe? Siguro... Sweet ka ba? Sobra po. Talaga? Very showy ka. Gusto ko pong pinapakita sa kanya na importante siya sa akin. Very vocal ka na ang mga crush mo ay si Christine Reyes. Gusto mo rin daw si... Type mo rin daw si Mariel. True? Dati po. Hindi pa po ay, sila nakikita. My gosh, padilya nga kayo. Pareho kayo ng mga type. Alam ba lang yung tito mo yon na type mo, na crush mo si Mariel dati? Ayoko na po sabihin. Ay, sana hindi siya nanonood ngayon. Kaya gusto mo ng older women or nakakataon lang? Hindi naman po. Eh, sa age ko po kasi, parang nanonood po masyado. Okay. Tapos, yun ang pinakita ko sa nakita si Leska. Eh, parehong maputi yun ah. Nagbago ng type mo. Dati, anong bata ka gusto mo? Dumating si Catherine, nagbago yung type ko eh. Hindi, joke lang. She's ko, Robin. Robin, my gosh. Parang ikaw ang kausap ko dati. As a boyfriend, seloso ka? Sobra. Sobra. Trait din yata ng padilya yan eh. Sobrang sobra. Bakit ka seloso? Paano ka nagsiselos? Ayaw mong may kausap na ibang lalaki? Kung pwede. Kahit friend lang? Kung kaibigan lang. Basta saktong distansya lang. Jesus, gano'n kung ganyan? Ganyan lang distansya natin? Mga kunyari, ito. Ganyan lang. Kunyari, pag tayo. Pag gumanito na, iinit na yung ulo ko nun. Talaga? Mm-hmm. Seloso ka? Nagsiselos ko kay Catherine? I mean, pag may... Pinipilit ko pong huwag magselos kasi wala naman po akong karapatan. So, pag nagsiselos ka, anong nararamdaman mo? Nalulungkot po. Alam mo, kaya ka type ng mami niya eh. Hindi ko po alam kung type pa ang tita mi eh. Mukha daw po kasi talaga akong bad boy. Ano naman nasagot mo? Hindi po ako babae. So, hindi mo lulukohin yung anak niya? Hindi po. Papakasal lang ko po anak niya. Ay, oo! Oh, ayun naman po! Jesus ko, Mariusef! Napunta na tayo sa kasalan, Mariusef! Lord! Eh, parang nabuborde yung mga tao dito. Carla! Anong feeling na parang hindi talaga nakaplano ang growing up. Aksidente, dahil yun ay dapat kay Albi, tapos napunta sa'yo. Opo. And since then, up to now, magkasama na kayo sa show, yung Princess and I. Pinangkilik ng mga tao yung tambalan ninyo. Destiny. Siguro ito lang po yung gusto ng Diyos para sa akin po. Siguro para sa akin po. Tadhana na nga ang makilala siya sa mundo ng showbiz. Kaya naman para sa kanyang ina, isang bagay ito na kailangan pagkaingatan ni Daniel. Ano yung greatest advice na binigay sa'yo ng mami mo? Na huwag daw po sasayangan yung opportunity na binigay sa akin. Kasi nga po, pumasok po ako dito ngayon. Parang kahirap-hirap masyado. Hindi po ako pumila ng parang ibang mga taong na sumag-artista na pumila ng ilang araw, oras. Ako po pumasok at naging maayos ko. Kaya alagaan daw po ang trabaho.